Magandang araw pong muli sa inyong lahat, aking mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Brian. Pagkarating sa bahay ay tinanong namin si Tito kung sino ang mga lalaking iyon. Yung bigla na lang nagsiupo sa lamesa namin. Ayon pa sa kanya, ay mga tagabundok daw iyon na nagsisiga-sigaan sa kabundukan. Bigla na lang daw iyong sumusulpot sa mga handaan tapos feeling mga imbitado. Hindi naman lahat ay kayang pumalag. Kasi maliban sa puro sila lalaki na may malalaking katawan, puro pa may dalang itak, kaya hinahayaan na lang. O di kaya, binibigyan na lang ng maraming karne para umalis na. Duda nga raw nila na may lahing aswang din ang mga iyon o kanibal na kumakain ng tao. Kasi kapag pumupunta ng handaan, ay mga inihaw o litsyon lang ang kinakain. Nagsalita naman si Alex. Buti, ready kayo, Tito? Ah, oo. Pero mas ready iyan si Tita Carmelita nyo. Hindi yan umaalis ng bahay nang hindi dala ang shoulder bag niya. Nawala rin namang ibang laman, kundi isang maliit na wallet na may lamang pera. Tapos, baril at bala na ang iba. Natawa naman kami at sinabing kaya pala ang lakas ng loob ni Tita na pagtaasan ng boses ang 10 lalaki na may dalang itak. Sabi naman ni Tito, "Oo, matapang talaga yan. Kilala din siya dito eh. Naging mayor kasi ang tatay niya noong nabubuhay pa." Nagulat naman kami noong marinig iyon. Wala namang kasing nababanggit sa amin si Lester na dating nag-mayor pala sa lugar ang lolo niya. Kaya pala, talagang yayamanin ang estilo ng kanilang pamumuhay. Kinahapunan noon ay sinabi ni Tita na kung pupunta kami sa picnic ay maghanap na kami ng maaarkilang bangka para hawak namin ang oras kung kailangan ng umuwi ay makakauwi agad at wala nang kailangan hintayin o pakisamahan. Sumang-ayon naman kaming lahat sa suhestyon ni Tita. Kaya magkakasama na kaming 7 na pumunta sa tabing dagat para maghanap ng maaarkilang bangka. Pagkadaan namin sa bahay ni Tito Ed, ay sinabi nito sa amin na puntahan daw namin si Mang Arnulfo, iyong bahay na malapit sa malaking puno ng talisay. Kumpare niya daw iyon, nagpapaarkila daw iyon ng bangka at maganda iyong arkilahan kasi bago ang bangka noon na bridge. Bridge talaga na tulay ang pagkakarinig ko sa sinabi niya. Pero lately ko na lang nalaman na Briggs pala ang tama dahil pangalan iyon ng brand ng makina na Briggs and Stratton. Tapos bago rin daw ang makina, kaya siguradong hindi kami ititirik sa laot. Hayaan na raw kung medyo mataas ang presyo kasi safe naman dahil malaki din ang bangka. Lalo na at medyo malayo pa ang isla kung saan naroon ang Pink Beach. At hindi rin malayo na maabutan kami ng unos sa laot. Mainam na raw ang nasa malaking bangka. Sumang-ayon naman kaming lahat sa sinabi ni Tito. Sino ba naman kasi ang may gusto ng delikado? Lalo pa kung sa laot na minsan malalaki ang alon. Diyos ko Lord, ayoko nang maulit pa iyong naranasan namin dahil baka wala nang dumulog sa panawagan sa mga santo at baka maging pagkain na kami
ng mga pating. Marami pa naman daw ang pating doon sa kanila. Kaya ayun, naglakad na kami papunta sa tabing dagat at si Lester na ang kumausap. Hindi rin naman nagtagal ay lumabas na siya ng bahay. Okay na raw. Ang ikinaganda pa dahil hindi kami maiilang kasi iyong binatang kababata ni Lester ang magdadala noong bangka. E di pwede kaming magkulit. Sinabi na rin ni Lester na nag-iwan na siya ng pera para iyon na ang pabilhin ng alak para nakakarga na rin agad sa bangka ng maaga at hindi na mahuhuli ni tita. Napangiti naman kaming lahat. Dahil sa wakas, makakatikim na ang nanunuyo naming lalamunan ng alak. Kinabukasan ay narinig kong may maingay na babae na nagsasalita sa baba. Noong sumilip ako papuntang sala, ay nakita kong si Jessa iyon. Sumunod na lang daw kami at aalis na sila para ready na ang pagkain pagkarating namin doon. Matapos mag-almusal ay kanya-kanya ng bitbit ng mga dadaling bag. Nagpaalam na rin si Lester kay tita pero hindi namin nakita si tita kasi nasa kwarto daw. E di nauna na nga kami. Pagkarating namin sa tabing dagat ay doon muna kami naupo sa may puno ng talisay. Sabi ni Lester na hintayin lang daw namin si Junjun. Yun ang anak ni Mang Arnulfo na mag-ooperate ng bangka. Excited pa kami noon na nakatanaw sa dagat. Nang mapalingon kami sa may likuran, nakita namin si Tita Carmelita. Nakatupis at naka-beach hat. Pero may tapis naman siya na makulay na tela sa pangibaba. Tapos parang may kulay black din na see-through na net sa pangitaas. Pero kita pa rin na nakabra ito ng bulaklakin. Tulala kaming lahat. Kasi unang-una, noon lang namin nakita na ganun pala kaputi si tita. At ang sexy pa. Pangalawa, hindi namin alam na sasama pala ito sa amin. Natuwa na nga sana kami kasi walang bantay. Tapos biglang kasama pala. Kaya walang nakaimik sa amin. Nang magsalita si Lester. Mga tol, baka lang nakakalimutan nyo no? Nanay ko yung tinititigan nyo nang may pagnanasa. Bigla naman kaming napalingon at tumingin sa malayo. Tol, nagulat lang kami. Kasi ang kinis at sexy pala ni tita. Sabi pa ni Alex. Sumagot naman si Lester. Isa pang banggit na hat ang nanay ko. Ako na mismo ang babaril sa inyo. Pagalit pa na sabi nito. Easy ka lang tol, focus muna tayo sa problema. Papaano tayo iinom kung kasama si tita? Tapos, baka makita niya pa ang alak na ipinabili natin. Oo nga no. Sagot pa sa amin ni Lester. Pero bago pa kami mag-isip ng susunod na moves, ay papalapit na sa amin si tita. Lester! Alin ba dyan ang sasakyan natin? Bakit ka kasama, ma? Ha? Bakit hindi? Ninang ako ng kinasal, di ba? E kanino bang papiknik ito? Di ba sa kinasal? Opo. O iyon naman pala eh. Sabay tingin nito sa likuran. Junjun, bakit ang tagal mo? Mainit na oh. May plano ko bang paitimin ako? Mataray na wika pa nito kay Junjun. Sige po, tara na ma'am. Wika pa nito. Kaya nagsilapitan na nga kami doon sa bangka. Nahalatang bagong-bago pa ang pintura. Mukhang hindi nga iyon ginawa
para pangisdaan. Dahil ang kulay ay pang beach party talaga ang motif. White, blue, red, at kung ano-anong design ang meron. Tapos may mga nakaset up na naupuan at meron pang hagdan. Kaya masasabi naman na tamang pang turista talaga ang bangkang iyon. Ma, bakit ganyan ang suot mo? Tanong pa ni Lester. Bakit anak? Ano bang dapat isuot kapag maliligo sa beach? Jacket at jogging pants? Hindi naman po sa ganun. Yun naman pala eh. Kaya huwag ka na magreklamo dyan. Tsaka kung may mambuboso naman, ay ayos lang sa akin. Tatlong magasin naman na bala ang dala ko. Kakasya naman yata yun. Sabay tawa pa nito. Tapos tinignan kami ni Lester. Lahat naman kami ay biglaan ding napatingin sa malayo pero nakangiti. Para lang po sa kaalaman ng lahat kung ano ang itsura ni Tita. Maputi po siya. Tapos kamukha niya si Alice Dixon. O parang may pagka-Angel Aquino rin. Depende kung anong anggulo umod mo siya titingnan. Diba ang hot nga? Ayun, tumulak na nga kami sa aming biyahe. Pagkarating doon sa Pink Beach ay nakita naming marami ng tao. Marami din ang puno doon na pwedeng mapagpasilungan. Sinalubong na rin nila agad si Tita. VIP treatment kasi talaga siya. Ang pinaluto kong lechon, nandiyan na ba? Tanong pa ni Tita kay Jessa. Wala pa po, Tita. Tapos sumalubong naman iyong magandang bride at nagmano. Magandang araw po, Ninang. Pagkamano noon ay hinalikan naman iyon ni Tita sa pisngi. Sabi ni Tita kay Junjun, Jun, iangkla mo ang bangka sa medyo malalim ha para hindi makaistorbo sa mga maliligo. Opo, ma'am. Sagot pa ni Junjun. Kayo? Tanong pa nito sa amin. Sabi naman namin, mamaya na kami bababa, Tita. Magpapaaraw muna kami kaunti. Kaya kasama kami noong iniangkla ni Junjun ang bangka sa malayo sa dalampasigan. Parang nakahinga kaming lahat ng malalim noong malayo na sa amin si Tita. Tara, simulan na natin yan habang malayo tayo kay Mama. Wika pa ni Lester. Kaya ayun, inilabas na ang pinabili naming alak. Mabuti nga at bumili rin pala si Junjun ng yelo at inilagay sa isang maliit na ice chest. Kaya meron kaming malamig na chaser. Naglanguyan naman ang mga dalaga papalapit sa bangka. Allah, patay tayo tol! Wika pa ni Lester. Tapos sinabi noong dalawang magandang dalaga na naunang nakalapit. Kayo ha? Alam namin kung anong teknik yan. Huwag nang madamot. Kami rin, uhaw. Nagkatawanan tuloy kaming lahat. Kaya ayun, ang ginawa namin ay lahat kami nakasampay sa katig ng bangka at si Jun lang ang tagaabot ng tagay namin. Mag-isa lang siya doon sa bangka at lahat kami ay nasa dagat. Sobrang enjoy ang ganun. Iyon bang nakababad ka sa dagat habang may nag-aabot ng alak? Tapos napapalibutan pa kami ng naggagandahang mga chicks na nakabra at short lang ang suot. E nagsisiksikan pa naman kami sa kabilang bahagi ng bangka para hindi kami makita ni Tita. Kaya nakikiskis rin sa amin ang mga buhok nila. At libreng kiskisan na rin iyon ng mga balat. May libreng pahawak na rin ng bewang. Pero Boss Carl, bago maglakbay sa ibang dimensyon ang imahinasyon nyo,
Hanggang doon lang yun ha. Walang molestyahan na nangyari. Tamang party trip lang. Takot rin kasi kami kay tita. Kasi pamangkin niya ang iba doon. Malalaman mo kung alin ang kamag-anak ni Lester doon kasi itinataboy niya kapag nalalapit sa kanya. Yung mga nag-uumapaw ang dibdib, tapos kapag bumabangga kay Lester, ay pinapagalitan ni Lester. Kaya gets na namin iyon. Kasi kapag hindi niya kamag-anak, ay abot-tenga naman ang ngiti nito na halatang gustong-gusto. Kahit nga ang bride, hindi niya rin kamag-anak kasi nakikita naming napapahawak sa balikat ni Lester. Pero tawa lang ng tawa si Lester. Ang groom naman ay abala sa pakikipag-inuman kasama ang mga tropa niya pati na rin ang ibang mga ninong. Noong mag-aalas 12 na siguro iyon ay tinawag na kami ni tita para kumain na raw. Nakita kong dumating na rin kasi ang isang bangka na may dalang iba pang mga pagkain at lechon. Kasama doon sina Daniela at Aling Aurora. Kaya nagsilapit na rin kami para makakain. Tamang-tama din naman dahil mukhang kakaluto lang ng lechon. Mainit pa eh at malutong pa ang balat. Meron din silang dala na nakahimay na si Orchin o Tuyum o Tayum yata ang tawag doon. Basta kulay itim ang casing noon na maraming tini. Meron ding kilawin na kabibe at tuna. First time namin ang ganong mga pagkain sa beach. Kaya enjoy talaga. Bakit parang ang pupula nyo yata? Sabi pa ni tita. Bigla naman kaming nahintuan, sabay tingin sa malayo. Sabi naman ni Tito Alvin, ano ka ba? Normal lang yan, kasi nabilad sila sa araw. Ah, okay. Sagot pa ni tita na mukhang hindi naman naniniwala. Matapos namin makakain, ay nagsama-sama kaming umupo sa may tabing dagat. Yung abot ng dagat ang paa namin. Kanya-kanyang kwentuhan. Obviously, kung sino ang kursunada ng chicks, ay iyon ang tinatabihan at kinakausap nila. Meron na akong dalawang chicks na kausap noon. Usap na nakadikit talaga at kita ko ang loob ng kabundukan nila kasi nakatupis ang suot. Tapos bigla namang lumapit si Daniela. Alam nyo ba na kung ako sa inyo, iiwas na ako dyan kay Sir Brian. May intindihan na sila ni Micaela. Bungad pa nito sa dalawang chicks na kausap ko. Ha? Gulat pa na reaksyon nung dalawa. Talaga? Uy, hindi ah. Natatarantang sagot ko naman. Sus, hindi raw. Eh kung gusto nyo, itanong nyo kay Micaela kapag nakita nyo siya. Bigla namang nagsabi yung isa. Ay, saglit lang, iinom lang muna pala ako ng tubig. Ako rin. Sabi naman din ng isa. In short, iniwan ako ng dalawa kong kausap. Tapos tumabi sa akin si Daniela na tawa ng tawa. Loko-loko ka rin oh. Pinaalis mo yung dalawang chicks ko eh. Tumatawa naman ito na sumagot. Asus, pinakitaan ka lang ng malaking dibdib. Naakit ka na agad. Hindi ka bagay doon Kuya Brian. Malambot ang ilong ng mga iyon. Mabibigo ka lang. Eh kanino pala ako bagay ha? Secret. Sagot pa nito. Tapos hinilamusan ako ng dagat sa mukha. Sabay langoy papalayo. Natawa na lang talaga ako sa ginawa niya. Kuya Brian, tara, ligo tayo. Kaya tumayo na lang din ako. Kasi mukha na akong tanga doon eh. Ako na lang mag-isa at walang kausap.
Lumapit ako kay Daniela at kiniliti ko ito. Style mo talaga ha? Kala mo hindi ko alam yun. Anong style ka dyan? Sagot pa nito sa akin. Nakita kong merong mga babae ang pumalit doon sa pinwestuhan ko. Tatlo na sila na nakaupo doon habang nagkikilitian kami ni Daniela. Sumisisid ako tapos doon ko siya kikilitiin habang nasa ilalim. Pagkaahon ng ulo ko ay nakita kong nagsisigawan na ang mga taong naroon sa tabing dagat. Kaya tinignan kong mabuti kung ano ang nangyayari. Nakita kong isa sa mga babaeng pumalit sa kinakaupuan ko ay sumisirit na ang dugo sa ulo. Napatingin kami sa itaas noong pangpang at may nagtatakbuhang mga tao doon. Tapos isa sa mga kasama namin ang sumigaw, "Tara! Andun ang nambato!" Mabilis na inihagis ni Tita ang shoulder bag niya kay Tito at tumakbo na rin sila ni Tito kasama ang iba pang mga kalalakihan upang hanapin iyong nambato. Ilang minuto pa ang lumipas ay bumalik na rin sila. Hindi na raw nila naabutan iyong nambato. Mabilis na rin na isinakay iyong babae na nabato sa ulo sa isa sa mga bangka na pinaghakutan ng pagkain. Nasa may gilid ko naman si Daniela. Tapos ang sabi niya, "Kuya Brian, di ba doon ka nakaupo sa inuupuan ng babae na nabato? Buti umalis ka doon." Sabi ko naman, "Oo nga, salamat sa'yo. Dahil kung hindi mo ako tinawag, malamang ako ang tinamaan noong bato." Pansamantala po muna nating puputulin ang kwentong ito ha. Magsama-sama po tayong muli sa karugtong ng kwento sa part 14. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.